Okay, mga kapatid, isa na naman pong masayang hapon ng Miyerkules sa inyong lahat. Isa na naman pong oras ang ating pagsasaluhan dito lamang po sa Christy per Minute na punong-puno po ng mga kwentuhan at halakhakan, syempre pa. At syempre, mga kapatid, anuman po ang mga ginagawa nyo ngayon, tutok-tutok na po tayo sa FB Live ng Radyo 5. 92.3 News FM. Naku, napakalinaw po niyan. At syempre, sa 1PH Signal. At heto na po ang aking partner na pagkaganda-ganda ng stripes na suot. Ang nag-iisang chikadora, Romel Chica. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Nanay Chrissy, at sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Naku, huwag kayong bibitin dahil napakainit ng hinanda namin chika para sa inyo. Busog, liglig, umaapaw na chikahan. Totoo yan. At syempre, hindi natin dapat sayangin ang panahon. Kailangan sa umpisa pa lang, ratsyada na tayo. Ano ang maikokomento mo sa laging pagpo-post nitong si dating Rustong Padilla na inilibing na si Bibi Gandang Hari na ngayon sa pagbira kay Vice Ganda? Ano ang take mo doon? Ay, naku, parang, kasi parang feeling ko na nagpaparami ng views, ng viewers, si Bibi Gandang Hari. Kaya, tumaas ang kanyang mga taga-suporta. Correct, nanay. Actually, matagal na yan. Bigla niya lang biglang naalala. Bigla siya nag-live na sinasagot niya lahat ng mga patutsada dati ni Vice Ganda. Ganon. Ano naman ang tanaw ko dyan, kapag kasi idol ang ating utak, pag tayo malungkot at walang gaanong pinagkakaabalahan, sabi nga natin, baluarte ng demonyo ang utak natin kapag wala tayong ginagawa, di ba? Kundi tayo abala. Siguro sa kanyang pag-iisa sa Amerika, sobrang lungkot ang nararamdaman nitong si Bibi Gandang Hari. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang utak ngayon. Una, si Vice Ganda, na ang tawag niya ngayon ay Vice Tanda. Vice Tanda raw. Pero Vice Ganda. Pangalawa, binalik-balikan niya ang nakaraan nila ni Carmina Villaruel na nananahimik. Oo nga, diba? Nay. Tapos sasabihin niya pa, Romel? Kung magiging lalaki pa daw siya, naku, sasabihin niya, uulit niya daw liligawan si Carmina. Grabe naman yun. Kung sakali daw nababalik siya sa nakaraan at siya ay maging tunay na lalaki ulit, si Carmina pa rin daw ang kanyang pipiliin. Si Kina naman dead ma. Eh kung maghiwalay nga sila eh. Nung maghiwalay nga sila, niwala tayo narinig mula kay Carmina. Ngayon pa ba naman siya kukukuda tungkol sa nakaraan nila ni Rustom. Di ba pero naman? Correct. Napakabait ni Carmina na yun, no? Sobrang nakita mo yung pagkataon ni Carmina. Matagal inilihim niya ng bonggang-bongga ang sikreto. Kahit nawala na si Binibining ng Hari dito, wala kang maririnig na mga negatibong wala kay Carmina Villaruel. Talaga ang tawag mo sa kanya, Binibining Gandang Hari. Tapos, yun lang ang nakikita ko, sabi nga natin, kapag hindi tayo tanggap ng ating pamilya, hindi pa kasi siya tanggap ng pamilya niya bilang siya ngayon eh. Ngayon, natanggap na ni Mama Eva at ng mga kapatid niya kasi meron siyang patutsada, buti pero ang ibang tao natatanggap siya. Samantalang sarili niyang kadugo, hindi siya matanggap. Bakit sa tagal-tagal ng panahon, ba't hindi pa rin matanggap si Binibining Gandang Hari, no? Nakakalungkot lang para sa kanya. Akala ko nga okay na eh, dahil kasi di ba nagpa-interview na si Robin na yun ang kanyang kaligayahan, wala silang magagawa. Pero do sa mga latest posts niya, hindi pa rin pala eh. Kasi pag may message sa kanya na ganito ganyan, kung saan ka maligaya, doon din kami. Mabuti pa ang ibang tao, tanggap ako. Samantalang ang mga taong inaasahan ko, natanggap ako hindi. Kaya pag malungkot, pag masyadong malungkot at walang gaanong ginagawa at pinagkakaabalahan, nako ang utak natin, papasukan ng mga negatibo yan. Kung ano-ano ang papasok dyan, di ba? Correct, nanay. At knowing, Robin Padilla, napakabait niya naman sa mga baklang reporters. Pero bakit yung kapatid niya? Di ba, nay? Bakit sa kapatid niya? Di ba po? Marisipin sa reporters na Becky. Pero diba? Siguro, nasisilip ko doon baka dahil brusko ko silang nakilala, mga action star. Pagkatapos meron sila isang kapatid na ganito, na tinanggap yung pagiging babae niya. Yun siguro ang hindi makuha-kuha ni Robin. Kaya hindi nila matanggap pa si Rustom bilang Bibi Gandang Hari hanggang ngayon.
Nakakalungkot lang sa parte ni Binibining Gandang Hari na yun. Kawawa talaga siya. Nakikita ko yung pag, ano, longing ng na mahalin siya at tanggapin siya ng pamilya niya mismo. Ibang tao okay na eh. Yung pamilya na lang ang inaantay niya eh. Oh, Romel, dahil si Rostom na ang pinag-uusapan natin na isang bibigandang hari na ngayon, ituloy na rin natin, isegue na natin doon sa issue tungkol kay Ayon Perez at kay Vice Ganda. Okay. Kasi puputakti sila ngayon, binabash si Ayon ngayon sa social media dahil, alam mo, hindi ko alam kung paano ko itatawid dito. Bilang isang Becky, mas maganda siguro na sa pananaw mo manggaling ito, Romel. Yung nakita kong IG post ni Ayon na ikinapikon niya dahil umabot ng 2,600 comments na pangbabash sa kanya sa IG. Yung post niya kasi nakadikwatro na, yung parang Koreano, nakadikwatro, na talagang may lambot malam ang dating. May lambot. Correct. Na yun ang napikon si Ayon dahil sa mga nag-comment na parang, ay, sabi na nga Barbie eh, mga ganon. Kasi uso ngayon yun eh. Yung sabi na nga Barbie, di ba? Correct. Muna, ako kasi babae ako. So, magsalita man ako, Romel, maaaring may labis, merong kulang. Dapat manggaling ang komento sa isang Becky na tulad mo, pareho kayo ni Vice, ng kinaroroonan ng inyong posisyon. Tatanungin kita, point blank, meron bang tunay na lalaki na pa talagang magmamahal ng isang Becky? Yung tunay, yung straight as in straight. Okay, ganito yan. Inabot ng edad kong ito at marami na akong mga kaibigan na nakasalumuha. Siguro sa 100, kapag ang lalaki napatol sa bakla, mga 5 lang ang sigurong tunay na lalaki sa 100. Yung straight talaga, as in. As in. 5 so, lang sa 100, ha? 5 lang sa 100 na yan, 5. Aliit na porsyento. So, sasagutin mo lang mga pang-uusisa ko, ha? Bilang first person. Kasi, ibig mo bang sabihin, kapag pumatol sa Becky ang isang lalaki, meron ding porsyento ng pagiging Becky? Meron talaga. Yung sinagot yan, ha? Meron. So parang sila, kami-kami ito. Ayun, tayo-tayo, sila-sila, kami-kami. Okay. So, may himig ng katotohanan yung sa pantaha ng ating mga kababayan ngayon sa pambabash kay Ayon Perez na isa na rin siyang Becky. Ayan. Siguro, ayoko magsalita ng masakit pero kakaraniwan sa mga narinig ko at nasaksihan ko sa mga kaibigan ko, yung mga lalaki na pumatol na sa mga Becky, lalo na pag marami ng pinagdaan ng relasyon sa Becky, yun ang kinauuwian na nanay. Ganun. Hindi naman kasi nakakahawa ang pagiging Becky, di ba? Hindi nakakahawa. Pag pinanganak kang Becky, mamamatay kang Becky, yun ang alam ko. Yes, may ganon. May ganon, nai. Laging may exemption to the rule. Laging may ganon. Meron, teka muna, meron yung tinatawag na nakuha sa impluensya. Meron laging din. Laging Becky, di ba? Meron po. Pero may isang kaibigan ako na nakausap, na point blank na sinabi rin sa akin na, kung tunay kang lalaki, kahit habang buhay kang isama sa kwadra ng mga Becky, hindi ka mahahawa kasi tunay ka, straight ka. Pero kung talagang may porsyento sa iyong kasarian na Becky ka, talagang Becky ka. Correct. May ganon, ganon. Perfect yun ay. Perfect na halimbawa yun. Perfect. So si Ayon, walang dahilan para magalit. Oo, nai. Totoo lang, si Rostom, nung hindi pa siya naglaladlad, Diyos ko, hindi ba't nalibelo pa ako ni Mami Eva? Dahil dyan. Oo, kamali naman pala ako talaga dahil sinabi ko, Becky, babae pala. Charot. Hindi. Kasi ang denial, ang room for denial, napakalawak eh. Napakalawak. Hanggang sa isang araw, magigising na lang tayo, natutuo pala yung napapabalita. At saka yung
At saka na yung pagtanggi niya, na, eh ano naman kung sabihin siyang bakla, eh may jowa naman siyang bakla. Alam niyo yun? Nasa yung, okay. Ibalay, may jowa kang bakla, eh ano naman kung sabihin kang bakla. So, ibig mo sabihin, Romel, lahat ng nagdaan na nalalaki sa buhay mo, lahat sila, Becky din? Ito lang na, tindan mo. Nay, marami nanonood. Becky din? Oh. Eh, iba. Yung iba, lalaki talaga. Kaya nakita mo, wala. Oh, sabi ni Randy Balaguer ng Silang Cavite, nako, Mama Lydia, magandang hapon ng Mark Valencia. Nako, birth month na namin ni Randy Balaguer, ni Mark Valencia, Tita Nene Ulanday. Nako, si July Panganiban. Ako, nako, ang dami na mag-birthday ng July. Sabi niya, parang BI na eh. Tanong mo, sagot ni Romel. Bingo! Sabi ni Randy. Oh. Mabuti nga ang kasama ko si Romel. Kasi ako, hindi ako po pwedeng asahan na magsalita ng 100% sa kalagayan ng relasyon ng isang lalaki at ng Becky. Mabuti at nandyan ka. Correct, nanay. At saka kaya maraming nag-comment nun kasi alam na nga nila yung sirkulasyon ng ang lalaking pumatol sa bakla, maaaring maging bakla. Ganon. Oh. Ito, sabi ni Boy Sikaragay, napakatotoo nitong sinabi niya. Ang ginto, itubog mo man sa tanso, gindo pa rin. Oh. Ah, iba din ang mga... Hindi, kasi kung tunay na lalaki ka, kahit na ikulong ka pa sa isang Bartolina na kasama ay puro Becky, lalabas kang lalaki pa rin. Kasi wala sa dugo mo. Wala sa yung DNA. Wala sa yung DNA na magiging Becky, di ba? Samantala... Oh. Pero ang alam ko talaga, yun ang alam ko, pinanganak kang Becky, mamamatay kang Becky. At hindi po krimen ang pagiging Becky. Kami po, sobra ang respeto naming ibinibigay sa mga kasamahan, kaibigan namin Becky. At napakaraming Becky na inaasahan ang kanilang mga pamilya sa kanilang pagtatrabaho. Yung iba nga, hindi pa makapag-deliver man lang sa magulang, pero ang mga anak na Becky, sila yung tumutulong, nagsusustento at nagsasalba sa kabuhayan nila. Sa totoo tama, lang. Tama, nanay. Actually, nanay, dapat hindi naman nahaba ito eh. Kung hindi lang siya napikon eh, si Ayon. Napikon kasi siya eh, sa comment eh. Sinagot niya eh, na mga pabalang-balang. Dapat yung sinabi siya. Parang yung sinabi niya noon. Hindi rin nag-iisip tong batang to eh. Katulad noon. Sa katulad noon sinabi, bakit ka pumatol sa Becky? Alam ka naman, pakainin ko ng buhangin ng pamilya ko. Hindi niya naiisip na kapag sinabi mo yung alam ka naman, pakainin ko ng buhangin ng pamilya ko sa probinsya, para mo na rin sinabi na kapit ito sa patalim. Kaya ako pumatol sa isang Becky, gusto kong gumanda ang buhay ng pamilya ko. Yun ang talagang eksaktong kahulugan nun. Dapat nag-iingat siya sa pagsagot. Kung pwede naman na huwag naman kayo mapanghusga. Minahal ko naman talaga si Vice nang mula sa puso. Huwag kang sasagot ng, eh alam ka naman pakainin ko ng buhangin ng pamilya ko. O di parang ginawa mo na palabigasan si Vice para hindi kumain ng buhangin ang pamilya mo. Dapat nag-iingat. Dapat At saka sana, nung binabasa siyang galon, hindi na siya sumasagot ng mga pabalang-balang. Kasi wala naman siya. Kasi lalo lang umana, bakit ka pumapatol sa mga ganyan? Kung ikaw, secured ka at wala kang dapat patunayan sa ibang tao, dedbahin mo lahat ng mga bagay-bagay na yun eh. Oo. Kung ikaw ay alam mo sa sarili mo kung anong pinasok mo, ano ginagawa mo, at wala ka namang motibo na hindi maganda, deadman na lahat yan, di ba? Deadman na lahat. Sabi ni Boy Sikaragay, sa 10 lalaki, sa 10 lalaki daw sa FB, may mga 3 or 4 lang ang straight. Oh. Parang ganun na. Oh, di ba, nai? Eh, syempre, alam na natin, di ba? Yun yes. Yun. Mm. Aha. Garbage in, garbage out. Sabi ng aking pamangkin. Si Percy De Leon at si Jojo na nakatutok. Alam mo, kahapon meron silang itinek sa akin. Huli na nang makita ko ang text ng pamangking kong si Ferdy. Sabi niya, magandang hapon po. Para kayong napakatamis na tubig mula sa napakalinis na bukal na didilig sa uhaw na lalamunan. Diba? Wow. Parang sinabi na nila na
Naku, miss na miss na namin kayo. Salamat, bumalik na kayo. Ferdy and Jojo, maraming salamat, ha. Thank you, thank you. Aha, naku, ang dami nagko-komento dito, Romel. Naku, yan na yan. Mm-mm. Ayan na yan. Okay. Naku, si Bradley. Si Bradley Guevara pala yung nag-text na isa kanina. Hindi pala si Randy Balaguer. Kasi pareho halo si Randy, Brandy. Correct. Mm-mm. Tantusan natin si Freely at saka si Lara May Abrigo. Nakatutok na sa atin ngayon. Nalulungkot si Lara May kasi GCQ, pa, GCQ tayo, di ba? Ayan. Ayan, GCQ tayo, hindi tayo ECQ. Hindi pa rin pwede lumabas ang matatanda at ang mga bata. Pero sabi ni Lara May, inagawan ng libangan ang kanyang mga anak. Isa-segue natin ito ngayon sa issue ng pagkakapatigil sa TV Plus, sa Kapamilya Network at iba pa, at iba pang mga paraan na naisip para sila ay makapag-same papawid pa rin. Ayon kay Lara May, ang dami-daming pinanunood ng anak niya na ngayon ay wala na. Mamaya po, masasaliksikin po natin, mas lalawakan po natin ang pagtalakay tungkol dito sa kagabi ay ang dami-dami po nag-text sa akin na wala na po ang mga istasyon na kanilang tinututukan. Mamaya po yan, mga kapatid, sa pagbabalik ng Christy Per Minute! Mwah! 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 Na 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 my Christy, na 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 my Christy, Christy per minute. May maililihim ba kay Nanay Christy? Mm-hmm. Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso. Ako po si Johnny Danao para sa Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, balik po tayong muli mga kapatid sa Christy for Minute 5 to 6 po tayong magkakasama-sama ngayong hapong ito. 5 to 6 po tayo at syempre, maraming salamat kay Johnny Danao. Okay, pakibukas mo na yung ano, diapos mo, maganda yan. Okay. Ayan. Nanay? Kanina nanay, po ay namin. Oh. Nanay, ano yan, Romel? Kasi po habang nagbe-break po tayo, ang dami po kong nababasa sa mga mensahe sa Facebook na parang kinukote nila tayo na hindi lahat ng lalaki pumatol sa babakla ay bading. Diba nga, hindi naman natin sinabi lahat. Meron hindi lalaki. Hindi naman natin na meron, diba? Correct. Ang tinanong ko, kung may mga lalaki bang tunay na pumapatol sa beke, ang sabi mo, oo. Yes. Ilan na ito? Ang sabi mo, ilang porsyento? Wari, 4-10, mga ganon, diba? Ang tunay na lalaki. Hindi po kami po pwedeng manghusga na lahat ng mga lalaki na nakikipagrelasyon sa Becky ay Becky rin. Hindi po totoo.
Diba? Okay. Yes. Kaya nga sabi ko sa'yo, Romel, eh, hindi ako po pwede magsalita ng punto por punto tungkol sa relasyon ng Becky at lalaki dahil ako ay babae. Kaya humingi ako ayuda sa iyo at sa ibang kaibigan natin para magpaliwanag tungkol dito. Pero bakit ganun? Marami kong kakilala, Romel, na tunay na lalaki nang pumasok sa relasyon. Pero bakit na magtagal? Pareho na sila. Yun na nga yung sinasabi natin, Nay, na case-to-case basis talaga lahat ng mga bagay-bagay. Oh, okay. At kanina nga, nabanggitan natin yung tungkol sa pagpapasarado rin ng NTC sa TV Plus, diba? At gabi, ang dami-dami mga iisa-isahin natin, Romel. Okay, ang mga nawala po sa TV Plus, ang Jeepney TV, ang Yay, KBO, Asia Novela at Teleradio. Wala na po ngayon dun yon. Ang mga naiwanan naman po, GMA7, News TV, TV5, 1PH at CNN. Yun po ang mga naiwan sa TV Plus. Talagang, Romel, ito'y isang, kumbaga sa ano eh, pilay na ay binaldado pa. Yun ang pwede nating sabihin. Kasi ito na lang ang paraan eh, yung Kapamilya Channel, yung Channel 43, tsaka yung TV Plus. Ito na lamang po, mga kapatid, ang nasisilip na paraan ng mga artista ng ABS-CBN para magpatuloy ang kanilang pagtatrabaho para sa kanilang kabuhayan showcase. Eh kung ganito na tinanggal pa po ang kanilang mga istasyon sa TV Plus, saan sila pupunta, Romel? Naku, wala na talaga, Nay. Talagang pinutulan na talaga ng kaligayahan yung konting-konting pag-asa pa natanggal pa sa kanila. Yung kakaunting pag-asang nasisilip nila para magpatuloy ang kanilang kabuhayan na wala pa, di ba? Oo, Nay. May numero ako dito. Tingnan mo kung gaano karami ang malulungkot magmula nang tinanggal ang TV Plus. Ilang milyon? 11 milyong bahay ang nanonood sa TV Plus at 55 milyong katao ang nakanonood sa TV Plus. Biruin mo yon. Ganon karami ang nalungkot. Ni hindi nga natin kailangan banggitin pa ang numero eh, no? Alam natin sa sarili natin na marami talaga sumusuporta dito sa mga nawalang ito sa ABS-CBN. At kami po, dahil nasa industriya din kami ng lokal na aliwan, ng entertainment, aba, eh, kahit nga si Direk Franny Zamora ang kausap ko, kahit sina Boy Sikaragay, sila Marichu Formation Espiritu, sila Rame Abrigo, malungkot po talaga kasi nakasanayan na yan. At anuman pong nakasanayan natin, hinahanap natin kapag nawawala. Yun yun. Sa true. Tapos pagtanggal pa kagabi na yun ng TV Plus, kasalukuyang ang palabas ay probinsyano. Kalagitnaan ng probinsyano, nawala ang probinsyano. Yung 10 natira, no? Kasi tinetaping pa lang nila ngayon yung mga bagong karugtong. Yung 10 natira, ito yung ipinapalabas, yung probinsyano. At ngayon nagtetape sila kasi sila Lorna, naka-ano sila ngayon eh, di ba? Hindi sila po pwedeng lumabas, naka-lock-in ang tawag nila doon. Hindi pwedeng lumabas hanggang sa matapos yung mga episodes na dapat nilang gawin. Yun, di ba? Opo. Pati po si Miss Susan Roses na ready na rin na napabalitang ayaw niya daw mag-taping, di ba? Ngayon magte-taping na sana dahil sa bahay na nga gagawin ang taping mismo ni Miss Susan Roses sa bahay. Oo, kaya lang paano ngayon yan? Nagkaganito naman. Alam mo, ang dami-dami na apektuhan talaga. At on, na hanggang Agosto, kapag hindi pa rin nagbago ang takbo ng kanilang kapalaran, magkakaroon ng retrenchment. Alam naman natin kung ano ang nasasakupan nito. Maraming tatanggalin, maraming mawawalan ng trabaho. Marami talagang kababayan nating nagtatrabaho sa ABS-CBN ang haharap sa isang buhay na walang katiyakan. Sakit, di ba? Napakasaklap. Nakakalungkot kasi katulad namin, wala na kaming babalikan. Parang madadagdagan pa rin kami ulit na mga wala na rin babalikan. Ano ba okay. Yan? Mamaya natin pag-usapan yung pagsasarado ng Clowns at saka ng Zirko Tomas Morato. Kasi, sige ngayon na,
napakalapit sa puso namin nila Japsian at nila BM. Ang pagsisimula po ng Zirko noong 2009, ano po yan eh, September. September yan, ano. Kasalukuyan pong nananalanta ang bagyong Undoy. Yan po yon. May concert po kami ni Piolo Pascual. Bahang-baha po ang Tomas Moraton, lubog po ang lahat ng kalye sa palibot hanggang Roses. Kinailangan naming iurong ng 2 linggo yung concert para lamang matuloy. Doon ipinanganak ang Zirko. Kaya alam namin yung istorya, ang kasaysayan ng Zirko. At ngayon nga po ay formal nang ipinaalam sa publiko ni Alan Kay at ni Lito Alejandria, ang mga may-ari po ng Zirko at ng Clowns, na magbababa na ang kanilang telon. Magsasarado na po talaga ang 2 comedy bar. Ito po yung lugar na pinupuntahan namin kapag malungkot ang gabi. Kapag ang problema ay nanunuot sa puso natin. Ito po yung lugar na kahit pansamantala lang ay nakakalimutan namin ang mga problema ng mundo. Ito po yung lugar na nagpapaalala sa atin na happy hormones lang muna tayo sandali. Kalimutan mo na muna ang problema mo. Dahil po sa magagaling nilang mga stand-up comedians na tulad po ni Romel Chica. Kailan mo nalaman na magsasarado na kayo? Kahapon din, nanay. Kahapon. Okay. Kahapon ko din nalaman. Na wala na. Sabi na si Boss AK na bankruptcy na ang kanilang nag-file sila na bankruptcy eh. Kasi po, sa 3 nakaraang buwan na nagkaroon tayo ng lockdown, wala po talaga operasyon ang mga comedy bar, pero patuloy silang nagbabayad ng renta na hindi naman po 5 piso. 100,000 po ang bayad nila doon. Tuloy-tuloy pa rin po ang bayad ng renta. Sa 3 pa lamang po yan. Eh, ang alam ko, bago pa nagkaroon ng pandemya, nahihirapan na rin sila, di ba? Sobra na. Oo. Di ba, Romel? Opo. At talagang ginagapang lang kasi may pumapasok kahit pa unti-unti. Eh, tuluyang nagsarado dahil nga sa ECQ, lahat-lahat ng pandemya ito. Talagang gumapang na talaga. Talagang sa laki ng upa ng binabayaran ng Zirko at Clowns, minabuti na lang isara. Kasi mabaon pa sila sa utang. Totoo yan. Kailangan ng 1,000,000,000 para maipaglaban ang operasyon ng comedy bar. Ilan ang waiters ninyo? Naku, madami. Ilan ang waiters? Po. Siguro po, mga 80 po. Clowns at Zirko. 80, 40, 40. Ganon. Iba parang pang staff. Opo. Parang 200 na sa lahat ang staff. Isipin mo. At ang mga stand-up comedian, ilan kayo lahat doon? Mga 6, 7, 65, ganon. Kabilang na kayo ngayon doon sa lumabas na nabalita tungkol sa mga mawawala ng trabahong Pilipino. Kabilang na kayo doon. Mabuti na lamang, bago nagkaroon ng pandemya, ikaw ay maopisyong tao. Ikaw ay pumasok sa online, di ba? Nag-online selling ka. At napunta ka dito sa Radyo 5 na kahit paano ay makakasal. Ng dulo at dulo, ika nga, di ba? Paano na sila Ate Kay? Paano na iba pa natin mga kasamahan? Si Ate Kay na nakausap ko naman, napaka-positibo naman sa buhay niya. Na parang dapat lahat ng ito. Tayo ngayon. Dapat Opo. Positibo tayo ng pananawa, hindi ng COVID-19. Anong Opo. Pananaw ni Ate Kay? Nalilipas din ang lahat ng ito. Alam niyang tawanan lang ang mga bagay-bagay nito. Mm-hmm. Hindi dapat magpaka-stress. Oo. Wala pang ha? Parang COVID-19 yan. Wala pang bakuna para dyan. Parang sa stress. Wala pang naiimbentong gamot bilang pagpapagaling sa stress. Walang gamot ang stress. Dapat positive ang pananaw natin. Ito, sasabihin na naman nila, parang holy ang dating natin. Hindi po krimen ang tayo'y kumapit ng mahigpit sa Diyos. Hindi po krimen na gawin nating positibo ang pananaw natin sa buhay. Hindi rin po krimen na buhayin natin ang pag-asa sa ating puso. Kung aalisin po natin lahat yan, walang mangyayari sa ating buhay. Mabubuhay tayo na walang direksyon. Correct. Ang iba mo pang mga kasama, Romel, ano ang pinaplano nilang gawin ngayon?
Wala na po akong communication sa kanila dahil nakikita ko na lang po sila sa mga FB, mga post-post nila, nalulungkot, lahat sila nalulungkot, lahat kami nalulungkot. Pero ako, ayokong damahin ang lungkot kasi pag dinama ko siya... Huwag mo yakapin ang lungkot. Natural lamang sa atin na kapag may mga dumarating na kabiguan, syempre nalulungkot tayo, alam nga namang ipagbunyi pa natin ang pagkabigo. Pero, alam mo ba, Romel, na sa lahat ng mga nangyayaring kabiguan, yan yung pundasyon mo para sa tagumpay, sa totoo lang. Yes. Mukhang hinahanda tayo ng Diyos sa makabagong bagay-bagay sa mundo. Totoo-totoo yan. Anong sinasabi natin? Problema, solusyon, leksyon. Diba? Yes. Tatlo yung PSL na yan. Problema, solusyon, leksyon. Sa bawat problemang nakaka-inkwentro natin, may leksyon na naiiwan doon. Katulad ngayon, yung mga namumroblema ang mga artista, mga hindi nakapag-ipon, ang leksyon doon, nung kumikita kayo ng tapit-tapiton, nung napakalaki ng inyong tinatanggap na talent fee, hindi kayo nag-ipon. Hindi nyo pinaghandaan ang inyong kinabukasan. Hindi ninyo inasahan na darating ang ganitong indulto, kaya hindi talaga kayo ng problema sa pagtatabi mula sa inyong iniipon. Swerte ang mga artista na maagang natuto sa buhay. Di ba, Romel? Correct, nanay. May pinatumuhan ang paghihirap nila. Di ba? Si Vice Ganda, na ano niya yun eh, nasa pool niya, yung kaitaasan ng kanyang karera, yung tinatawag nating ituktok ng Tatsulok, nasa pool ni Vice yun eh. Concert dito, concert sa iba-ibang bansa, na million-million ang kanyang kinikita, daang million, hanggang maging bilyonaryo siya. At si Vice Ganda, isa sa ilang napakaswerte, isa sa mga piling-piling na pili ng kapalaran para magkamit ng ganitong tagumpay, di ba? Correct. Pero sa kabila ng tagumpay na yon na tinatamasa ni Vice Ganda na, di ba, ngayon, di ba, lungkot na lungkot at umaapila pa siya ngayon sa kamera. Di ba? Oo, yan. Nasubaybayan ko rin yan yung mga post niya. Siguro ayaw niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan na tunay na may matinding pangangailangan ngayon. Kaya kahit bilyonaryo siya, patuloy ang kanyang pagmamakaawa nga eh, ang ginagamit ng mga netizens eh, sa mga kongresista para pakinggan ang hiling ng ABS-CBN na mabigyan sila ng prangkisa. Ang kanyang isinasangkalan, ang kanyang mga kasamang artistang mawawala ng trabaho, ang mga empleyado na libo-libo na mawawala ng trabaho dahil sabi nga ng ABS, mula nang sila ay mawala sa ere, nalulugi na sila ng 35 million a day. Ang pinag-uusapan po natin kada araw, 35 million a day ang nawawala po sa kanila dahil sa mga patalastas sa kanilang mga sponsor. Diba? Opo, Nay. At speaking of sponsor, Nay, diba? Sabi pa dito na magmula daw lang bumalik ang probinsyano nung umiere, yung daw pinakamaraming load na commercial. Eh, paano na ngayon yun, Nay? Wala na sila sa amin. Alam mo, nak, pati si Coco Martin apektado, sa totoo lang. Isa siya sa pinaka-apektado. Kung isa siya sa pinaka-naging maswerte na artista ng ABS-CBN sa pagsasarado ngayon ng istasyon at ng Kapamilya Network at ng TV Plus, isa rin siya sa unang-unang apektado. Una, yung popularidad niya na nakuha niya sa tulong ng ABS-CBN sa pamamagitan ng Ang Probensyano. Sa mga pelikulang ipinalalabas na siya ang bida. Paano ngayon ito? Natural lamang na kaya siya napipisil ng mga ahensya. Nagpapasurvey sila kung sino ang gusto nilang maging endorser ng isang produkto. Eh ngayon, hindi na siya mapapanood. Unless pumasok sa pagba-black time ang ABS-CBN sa mga istasyon na bibili sila ng oras. Magpapatuloy pa rin na makikita sila. Pero kung sa ngayon, ang pinag-uusapan natin, malabo. Kaya maapektuhan din ang kanyang endorsement, di ba? Yes, nanay. Pati si Vice Ganda, nanay, nakikita ko kay Vice Ganda, kaya siya nalulungkot,
Kasi parang nasaan na ang kinang ng pagiging superstar ko ngayon kung wala naman akong bahay at wala akong TV show na ginagawa at pinanonood sa libreng television. Hindi nung kailangan, di ba na, yung unang... Totoo yan. Hindi nga ba, ang dami-dami artista na may talento, magagaling, Jose Umarte, ika nga ay gustong-gusto ng direktor. Pero kapag wala kang bahay, wala kang home network, napakahirap nun, Romel. Dapat meron kang bubunga na sinisilungan kung ikaw ay isang personalidad, kung ikaw ay isang talento, dapat pinabackupan ka ng home network, ng home studio na tinatawag. Katulad yan, si Vice Ganda, sabi mo nga. Pero parang ano ko lang, parang may hugot ka dun kay Vice Ganda. May hugot ba? Nararamdaman ko yung pakiramdam. Nararamdaman ko yung pakiramdam niya na paano pa ngayon tatawagin siyang Vice Ganda, meme ng lahat, kung wala na siyang pinagpapalabasan. Diba? Yun yung gustong-gusto niya yun eh. Pinanonood siya araw-araw, bida sa lahat ng mga palabas niya. Paano ngayon yun? Yun ang pinakalakakatakot kalaban ng mga artista. Sabi ko na hindi ako nagkamali eh. May hugot talaga. May hugot! Pero, Romel, hindi lang naman ikaw. Mamaya po, babalikan natin yan. Meron po akong kwento mamaya na ibabahagi sa inyo kung saan nag-ugat yung emosyon ni Romel. Maya-maya lang po. Diyan lamang po kayo. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po agad ang inyong programa ang Christy per minute. Mwa, mwa, mwa. Na, 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 my Christy. Na, 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 my Christy. Christy per minute. Na, 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 ma. Puno ng may malilihim ba kay Nanay Christy? Mahal na mahal kita, Christopher Min, mahal kita. Ako po si Archie D para sa Christopher Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Yun, yung Archie D. Nang galing talaga sa Amerika ang boses ni ano? Gumanda'y kulay natin. Bakit? Anong nawala? Wala na may dinagdag na ilaw, wala na may binawas. O, di ba? Maraming salamat. Thank you, Archie D. At syempre, lahat ng mga CFMers, hindi man po namin maisa-isa ang inyong mga pangalan. Mula po sa puso, nagpapasalamat kami sa inyo ni Romel. Pero, happy birthday sa isa nating kapatid, Tita Julie Paras! Happy birthday! Happy birthday po! Yes, Tita Julie Paras, Tita Nene Ulanday, naku, magandang hapon. Sila Randy Balagar, thank you so much. Bradley Guevara, Philip Villanueva, maraming salamat sa inyo. Dan Clavesillas, maraming salamat.
Siyempre pa sina Boyzy Caragay, Tito Manny Garcia and Tita Norski. Ang dami-daming nakatutok sa atin ngayon. Si Mark Valencia at saka si nako. Ang dami dito nagko-komento tungkol sa Pekya. Mukhang mapapalaban ako dito. Of course, thank you so much kaya si Jamie anak. Oy, si Ali Forbes. Ang actress ng Pekya. Winnipeg, of course, tropa ng Winnipeg, Ray Reyes, Easy Bartolome, Neil Sullivan. At magandang hapon kay Tito, kay Engineer Gilbert Cruz ng Big Boss Cement at sa kanyang staff, si Fan Villanueva. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok. Sabi ko sa iyo eh, sabi nga ni Tito Manny Garcia, mga Class A viewers. Natatandaan po ba si Tito Elmer Ong? Ano nga ba? Ang aluminum na may pintura pa. Ayan. Cherry Loom. Okay. Maraming salamat. At si Nick Masangkay na magaling na pintor. Si Louie Tolentino na talagang pukpukan sila sa pagtatrabaho sa umaga hanggang tanghali para lamang makahabol sa atin. Ano yung sinasabi ni Tina? Alam niyo po, si Jap sa Take It For Minute ang aming creative director. Dito naman, siya ang aking technical director at floor director. Ganyan-ganyan siya dito. Nay, ito na, ganyan-ganyan. Hindi niya pinangarap to, pero tatlo agad na posisyon ang ipinanganak para sa kanya. Sabi ni Nick Masangkay, tama ka, Nay. Tanging pananampalataya lang sa Diyos ang maaari nating panghawakan. Alam naman natin na lilipas din ang lahat ng ito. At naniniwala ako na hindi na magtatagal at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ako, Romel, ang dahilan kung ba't ako nagpapadala ng mga text messages araw-araw, lalo na nung kasagsagan ng lockdown. Gusto kong ihatid yung aking sariling paniniwala na ang pag-asa ay dumarating sa iba't ibang paraan, iba't ibang hugis. Huwag tayong bibitiw doon, lalo na sa pananampalataya, dahil wala po tayong magagawa pag tayo lang ang kumilos. Kailangan may basbas talaga ng Diyos. Tama, correct. Mm-hmm. Kaya di ba okay. nag-dialogue ka nga, minsan di ba sabi mo, lahat ka may pinapadalan mo, yung iba hindi nag-reply, walang pampapahalaga sa text mo, di ba ganon? Meron kang ganon. Doon mo makikita yung ugali ng tao, sabi nga natin. Kapag hindi pa dumarating yung panahon ng indulto, hindi natin makikita ang tunay na hilas ng kanilang pagkatao. Merong mga taong walang pagpapahalaga talaga. Meron yung mga deadma. Meron yung magagaling lang kapag may kailangan, di ba? Meron yung kapag kapaki-pakinabang ka, pupwede ka pang pagmabaitan. Parang ganon. Pero kapag tapos na rin yun, di ba? Huwag mo ko iligaw. Babalik tayo tungkol sa issue ni Vice Ganda. Huwag mo akong iligaw. Huwag mong dalhin sa araw-araw na text. Okay. Ako, magtatatan tayo. Alam ko may hugot ka eh. Katulad din ng ibang mga kasamahan mo. May mga nakakausap po ako, mga kapatid, na dating kasama ni Vice Ganda sa mga comedy bar na line-line na yan. Meron po silang sama ng loob kay Vice. Dahil nakalimot daw sa kanila. Hindi lang basta nakalimot. Iilan daw ang pinipili ni Vice na kausapin at pakisamahan. Yung mga taong pwede niyang pakinabangan. Romel, kasi minsan pa sasabihin ko, hindi ako po pwedeng magsalita ng 100% tungkol sa hanay ninyo. Ito kasi ay mundo nyo, baluarte nyo. Sa iyo ba ay nakararating din ang tampo ng mga kapwa mo stand-up comedian kay Vice Ganda? Meron, Nay. Meron. Straight. Okay. Meron. Katulad ng? Na dati, na kaibigan nila, kabatian, lahat-lahat. Biglang nawala yun, Nay. Nawala daw sa kanila yun. Nawala sa kanila yung ganon.
di ba dati, nung napapanood ko pa kasi si Vice Ganda, nung may Tuesday group pa kami, di ba lagi kami doon sa pinupwestuhan nyo? Yes. Ito yung mga tao na nagbibigay sa kanya ng mga jokes, ano? Binabayaran pala niya yun? Akala yan ko sa rin, akala ko sa rin, guys, yung mga binabato niyang jokes. Ewan ko ba, narinig ko rin yan sa kanilang party doon. Meron na, pa. Binabayaran pala yung mga jokes. Ibitiwan naman niya, pero bayad doon. Opo, na, pag binitawan niya daw yon sa TV, at pag nasa 1,000. O, pag hindi. Sorry. Ay, best luck next time, ganon. Okay. Kaya ang mga bakla daw, aligaga sa pag-push ng mga jokes. Okay, nako. Isisingit ko lang ito, ha. Okay. Si Pixie Jude ng Rorichi, England. Si Arlene Andes ng Belgium. Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China. Sa lahat po ng mga nasa ibang bansa na nakatutok sa amin ngayon, Vanji Capital Alimi ng Virginia, USA. Lina Valdez Christy ng Australia. Sa inyo pong lahat na nagsasabi ngayon sa text na kahit pansamantala lamang ay nakakalimutan ninyo ang inyong problema. Maraming salamat po. Yan po yung walang tapat na kahit magkano sa amin ni Romel Chica ngayon na nalalaman namin na kahit pala paano nakakapagpasaya kami sa inyo. Thank you. Eddie Letada, magandang hapon sa iyo. Thank you. Ayan. Romel, ano yung nakakarating sa iyo? May mga nagsasalang po? Nalagbago siya na hindi nakasulad sa dati. Okay. May mga ganong mga hanash. Mga ganong sinasabi nila. Siyempre ako... Hindi ka siya si Rain Cortez ng Dimples Rice Crackers. Sasagot mo, laliman mo po raw. Okay. Kasi nung mag-alis ko sa mga line-line, nawala na rin kami ng komunikasyon actually. Walang komunikasyon, wala. Kahit FB, wala akong naririnig. Minsan, pag alis ko, hindi ako nakatanggap kahit na birthday ko. Wala akong natanggap na happy birthday. Wala mga ganyan. Na dati, kahit happy lang? Walang ganon. Walang ganon. Parang kinapos din siya, no? Alam mo kasi, madaya ang kasikatan. Correct. Madaya ang kasikatan. Ang akala nila kapag sikat na sikat sila ngayon, forever na yan. Lagi nga ating sinasabi, hindi ipinangangako ang bukas kahit kanino. Sikat na sikat ka ngayon, nasa ituktok ka ng kasikatan, ng ituktok ng tsatsulok, bukas makalawa, may darating na bagong mamahalin ng publiko, maisasantabi ka, hanggang sa makalimutan ka na dahil may bago na silang iniibig. Kung minsan madaya talaga yung kasikatan. Natutulak sila na kalimutan ang kanilang nakaraan at ang kanilang mga dating kasamahan. Ganun din ang sinabi sa akin, nakausap ko, na ang swerte-swerte niya dahil kasi, biniyayaan siya ng Diyos ng popularidad, yumaman siya, parang ganon. Totoo. Okay. Pero, mahirap din kalagayan ni Vice kung may mga tao din na umaasang ganun pa rin siya sa dati, pero hindi na pala. Meron palang mga taong hindi masaya sa kanyang tagumpay. No? Opo. Marami. Lalo na sa hanay ninyo. Oo. Nako, syempre ang magaling na singer na si Richard Reynoso ay nakatutok ngayon. Sila syempre ni Amor, ang kanyang wife, kanilang mga anak, ang aking mga apo. Nag-post si Richard Reynoso, sinagot yung isang basher. Sabi niya, bakit daw nagkataon pa na natapat? Ano? Ay, nako, natapat pa ang pandemya sa panahon ni PRRD. Ang sagot ng anak ko, mabuti na lang. Sa panahon ni PRRD, natapat ang pandemya. Dinugtungan ni Japs kanina yon, pero pang amin dalawa lang. Diba? Oo nga naman, may pinipili mang panahon ng salot. Diba? Walang pinipiling panahon ng salot. Ito ba? Ito bang salot na ito, itong pandemyang ito? Inasahan ba ng buong mundo na darating pala isang araw sa atin? Hindi naman naka-schedule ito para paghandaan.
At hindi namimili ng pangulo na tatapatan. Hindi namimili ng tagapamuno ng bansa kung saan tatapatan salot. Alam mo, nakakaawa din, lalo ng mga taga-DOH. Ito yung mga frontliners. Sila yung talagang naghahatid sa atin ng mga pinakahuling balita tungkol sa ano. Tapos sila pa yung mga nababash, no? Sila pa yung kinu-question ng kredibilidad. Nakakaawa. Totoo yan. Nakakaawa din sila. Pumunta ka sa kanan, may masasabi. Pumunta ka sa kaliwa, may masasabi. Pumunta ka sa gitna, masasagasaan ka naman. Parang kalya yan eh. Parang kalya yan. Dapat may paninindigan ka. Sa kanan ka ba o sa kaliwa? Ganun yan. Parang Frankie Pangilinan. O, sa kaliwa siya. Sinansala niya yung mga nagsabing ang panrape ay dahil sa pagdadamit ng sexy ng mga babae. Kinontra niya yon. Pumunta ka sa kanan, meron kang paninindigan. Punta ka sa gitna, masasagasaan ka. Walang gray area. Walang gray area. Ang paninindigan, kaliwa at kanan lang. Sa ngandaan ng buhay yan. Didiretso ka, kakaliwa ka, kakanan, talikod o paharap. Ganun lang. Kaya tama si Richard. Mabuti nga. Natapat kay PRRD ang pandemya. Eh, paano? Sige. Paano kung natapat kay Juan? At kay Juan? I just ko. Yan naman sabi ko, I just ko. Ano? Oo. Okay. Ang mabait po, kahit anumang estado sa buhay, mabait po talaga. Ang mayabang, kahit noon pang di pa sikat, mayabang na talaga. Wala lang pong ipagyayabang. Tama ka dyan, Richard Reynoso. Ang kanaturalan ng tao, na-enhance lang yan, pero hindi nababago. Kunwari, pananamit, baduy na baduy, tinuruan ng isang magaling na fashion designer at ng mga nakakaalam, na-enhance sa kanyang pagdadamit. Pero ang natural sa niya, geologs pa rin siya, di ba? Wala pa rin siyang alam, pero napabuti. Ang ugali ng tao, kung ano ka, yun ka na. Kahit hindi pa sikat, pag talagang hindi mabait at salbahe, hindi lang nabigyan ng pagkakataon para makapagyabang kasi walang ipagyayabang. Pero ang naturalesa, nandiyan na yan. Nakatanim yan, hindi po pwedeng baguhin yan. Ayaw ni June Simon pag nabago. Diba? Tsaka ni Raquel. Ayaw, oo. Natapat din kay Trump. Nako! Mabuti nga, natapat sa kanya. Boy, si Karagay. Buti nga ayaw mong gumamit ng face mask. Ayaw mong gumamit ng face mask. Ginaya ka ng mga tao mo talaga ngayon. Nay, ano to? Hapon ni Romel Chika ngayon. Hashtag revelasyon. Sabi ni Brad Tumara. Oh, di ba? Hashtag revelasyon. Sabi ni Dan Clavesillas, totoo po, Nay. Sobra pong lungkot dito sa amin nang mawala ang ABS-CBN. Ibang-iba. Tama po, ang nakasanayan ay hinahanap. Totoo naman yan, anak. Totoo lang. Hinahanap natin. Mm-hmm. Ayan. Ako, ang dami-dami dito. Ang mabait, mabait talaga. Pero si Vice Ganda, hindi pa sikat, mayabang na. Hindi niya pinababanggit ang kanyang pangalan, pero kilala mo siya, Romel, at kilala nating lahat. Okay. Lumutang lang ang kayabangan niya na lalo nung magkapangalan na siya. Okay. Nako, ang dami-dami ng gano dito. Siyempre, marami rin ang babash sa atin dahil malaki din ang following ni Vice Ganda. Karapatan nila yon. Karapatan nila ipagkakol ang kanilang idolo kung paanong meron din naman po kaming karapatan na magbigay ng opinion ayon sa mga tinatanggap namin balita at ayon po sa pagkakilala namin sa personalidad. Ayan. Correct. Nanay, blessing po kay Mama Romel ang CFM. Kayo po, blessing. Totoo naman. Ay, thank you ah. Totoo yun. Blessing talaga ang CFM. Blessing tayo daw sa kanila, sabi niya ganon. At saka si Ron. Ron Santos na kapatid ni Eric Santos, ang aking anak-anakan. Magandang hapon sa inyo nila, nanay. Si Eric Santos, natural na mabait. Ay, favorite ko yan. Hindi pinagbabago ng panahon kahit na sumikat siya, kahit na noon. Basta, alam ko, mabait siya, yun.
Diba? Sobra. Ako, hindi ko pa masyado kakakibuan yan, pero dahil nagsashow yan sa circo dati na, hindi, lapitan ko lang yan. Sabi ko, baka namang akin lang yung minus one mo kasi kinakanta ko yung mga kanta mo. Alam mo, sabit niya sa akin, o sige, kunin mo na sa DJ yung minus one, sa'yo na. Ganon, agad-agad. Ganon kabait. Malalaman mo ugali ng tao kapag nakasama mo na matagal. Yung dalawang linggo, tatlong linggo, isang buwan, mahaba ng palugit yun para makita mo ang naturalesa. Ako nakasama ko ng matagal na panahon si Eric Santos. Si, at saka si Ron, ang kanyang kapatid sa Canada, Camila Rhea Reyes, mahaba yon. Nakasama ko rin ng matagal na panahon si Tony Gonzaga. Si Eric Toko, ayan, si Eric Nicolas. Kaya alam ko na ang kanilang mga hilas, wala nang maitatago. Kasi malalaman mo yan pag matagal na panahon mong nakasama. Diba? Okay. Pang-apat, pwede pa. Pangalawang linggo, pwede pang may mga pagpapanggap. Sa ikatlong linggo, wala na itatago. Makikita mo na yung tunay na ugali. Sa pang-isang buwan, bingo na yon. All out na yon. Kumpirmado na yung ugali kapag lumampas na ng tatlong linggo. At si Eric Santos, harapan na talikuran, mahal ko. Dahil alam kong mabuti siyang tao. Ay! May matagal nang pangarap si ni Mengay ang CFM. Matagal mo na ro parang pangarap to, sabi ni Rain Cortez. Basta si Tenten, si Eric Santos ito. Kilala na namin siya, ang ugali niya mabait talaga. Si Tita Lily Chua, wag mong pipintasan si Tenten. Mag-aaway kayo ni Tita Lily Chua. Di ba naman? Sa totoo lang. Yes. Sabi ni Tito Manny Garcia, buti na lang daw, wala siyang Facebook. Ako nga din eh. Ayaw din ang social media. Sasakit ang ulo niya dyan. Hindi, at saka, alam ko mahaba ang PC ng pasensya ko. Pero dumarating din tayo sa punto na tao lang tayo nasasaktan. Baka mag-alasyaron ko neta ako. Kaya magandang wala na lang, di ba? Cornel Gidestrada, magandang hapon. Ayan, magandang hapon sa iyo. At syempre, ang dami nakatutok sa atin. Ako. Ano nga, chika pa more. Maraming salamat sa pag-share ng ating live ni Nanay. At si Mayor Enrico Roque, si Tita Flory Estrada, maraming salamat. Thank you. Kay Marites Del Mundo, magandang hapon sa iyo at maraming salamat. Si Tita Rowena Jamaji, thank you. Sa lahat po ng mga nagpapagaan ng aming pasangkrus sa panahon ng pandemya, maraming salamat po sa inyo. Tito Jojo Soliman, maraming salamat. Willie Revillame, sa ngalan ng mga reporters, maraming salamat sa malasakit at pag-alala. Anak, thank you. Thank you talaga. Diba? Yes, naturalesa. Oo. Sabi ni Tita Julie Pras, maraming salamat Ate Teng sa pagbati at sa mo sa aking birthday. Ganun din sa lahat ng CFMers. Maraming salamat naman talaga. Diba? Correct. Ano to? Pabati raw please, Japs from Mark. Oo, andito nga, nababasa ko to, hindi ko lang mabuksan. Kay Mark Kapanang, kay Nanay. Ma'am Cherry, pwede pabati kay Nanay Christy, pabati pa ang tropa ko. Seafarer na nasa Norway. Naku, mga seafarers na nasa Norway, magandang hapon sa inyo, Jan Clemente. At sa lahat ng mga seafarers na nasa, oo, Pinoy Cruz, Viking Jupiter Cruise, nakatutok. Naku, napakahirap naman ang buhay ninyo dyan. Si Mark, thank you. Ayan. Ay, nako, ang bilis-bilis naman na oras. Ano ba to? Wala pa sa ano, kagitnaan yung pinagkukulay. Sika natin, bayan. Kailangan yata dagdagan ng oras, Tita Cherry Baile, ha? Tita Gladys Lucas. Kailangan yata dagdagan na dagdagan. Pero alam mo, sarap din yung 1 hour para bitin. Tsaka, opo, Nay. Siksik na siksik, di ba? Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng mga tumutok at nagsabing, kayo ang gamot namin sa kalungkutan at problema. Ibinabalik po namin sa inyo ang pagpapahalaga
Thank you so much at mag-iingat po tayo. Hindi pa po sa atin ang panahon. And Romel? Alay, marami pong salamat sa inyo at sa inyo pong lahat na tumutok ngayong araw ito. Bukas pong muli, magkita-kita po tayo. Maraming marami pong salamat. Yes, salamat. At ang tropa natin dyan sa Radyo 5, Rom Ortigas, si Ed. Of course, si nakita ko, andyan din si Jessica, Direk Joey Perez, and Tita Cherry Baile. Salamat sa lahat ng inyong pag-antay at si Lance ng 1PH. Maraming salamat. Hanggang bukas pong muli, mga kapatid. Ito po ang Christy Per Minute. Mag-ingat po kayo. Mwa! 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 Ang mga kontrobersyo sa mundo ng showbiz na usisa, na busisi, may makakalusot ba kay Christy? Christy Per Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM.